Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay araw na naman ng Biyernes. Weekend na naman sa lahat po ng ating mga subscriber, lalong-lalo na po dyan sa Kuwait. Napakarami po nating subscriber dyan sa Kuwait. Ganon din po sa Bahrain, ganon din po sa Dubai, sa Singapore, sa Hong Kong, sa lahat po ng ating mga OFW dyan. Saan man po kayo naroroon, saan man dako kayo ng mundo naroroon, ay sana po ay lagi po kayong mag-iingat. At nawa po ay bukas ay weekend ay magkakaroon po kayo ng oras upang po matawagan ang inyong mga mahal sa buhay kahit man lamang sa video call. Upang sa ganun ay maibsan po ang inyong kalungkutan kung saan man po kayo naroroon. Okay, ngayon po ay isa na namang ritual ang ating ituturo sa inyo. Ang ritual po na ito ay ginagamit pa ng ating mga kanununuan noon. Ginagamit pa ng ating mga lola, ng ating mga nanay, ng ating mga tiyo at tiya. Ito po ay ginagamit pa nila noon at alam na alam itong gawin. Kaya naman, atin po itong ituturo sa inyo. Ang una po nating kailangan dito ay ang ating konsentrasyon, ating tiwala. Ngayon po, kung wala tayong tiwala, ay wag na lang po tayo gumawa. At kung ikaw ay walang tiwala dito, skip mo na po itong ating video na ito dahil hindi po talaga ito gagana sa iyo. Ngayon po, pag ikaw ay may tiwala at gusto mo itong subukan, gawin po. Ngunit bago po gawin, ay wag mong sasabihin, gagana kaya to, ilang araw kaya ang talab nito. Gawin mo ito dahil alam mo sa sarili mo na magtatagumpay ka sa inyong gagawin. Ngayon, ano po ba ang ating kailangan? Kailangan natin ng litrato ng iyong mahal o ng target. Kailangan natin ng bullpen, kahit anong uri ng bullpen, panulat, basta po siya ay sumusulat. Kailangan natin ng kandilang puti, pwede pong gamit na or pwede namang hindi pa. At kailangan natin ng pulang tela. Ayan. Ngayon, paghanda ng lahat ng iyong mga kailangan ay i-focus mo ang iyong sarili, ang iyong atensyon sa iyong gagawin. Dapat wala kang ibang iniisip, kundi ang iyong buong isipan ay nakatuon lamang sa inyong gagawin at nakatuon sa taong papagawan mo nito. Ngayon, kuhanin ang bullpen at ang kanyang litrato. Sa bandang noo, sa pinakanoo ng kanyang litrato, ay isulat mo ang kanyang buong pangalan at ang kanyang kapanganakan. Isulat mo ang kanyang buong pangalan at ang kanyang kapanganakan. Tapos sa may bandang dibdib naman, ay isulat mo ang salitang ito ng tatlong beses. Ang salitang ito ay si Ye, Ye, as in Y-E, Moshe, Moshe, as in M-U-S-H-E, Mile, M-I-L-E. Yan po. Tatlong beses po. Ye, Moshe, Mile. Tatlong beses mo itong isusulat doon sa may bandang dibdib ng ating larawan. Pagkatapos po, pagka inusulat mo na ito ng tatlong beses, ay isabit mo ang litratong ito. Pwede mo itong lagyan ng sinulid na kulay red. Isabit mo ito doon sa iyong bintana ng tatlong buong araw. Ibig sabihin, halimbawa, ngayon kang gabi gagawa. Ngayon, halimbawa, anong araw ngayon? Sabado. Sabado, Biyernes. So, magka-count tayo ng Sabado. Kasi Biyernes gabi na eh. Biyernes. Sabado, Linggo, Lunes. So, Martes ng umaga ay tatanggalin mo na ito doon. Malinaw po ba? Halimbawa, ngayon natin ito gagawin. So, countin na po natin ito ng Sabado. So, Sabado, Linggo, Lunes. Pangatlong araw yung Lunes, tatanggalin natin ito sa Martes. Pagkatapos, anong gagawin sa Martes? Ang gagawin po natin ay susunogin natin ang litratong ito gamit ang puting kandila. Tiyakin na pagkasunog mo ay mayroong kang pangsalo sa abo ng litratong ito. Ngayon, hatiin sa dalawa ang abo. Hatiin mo sa dalawa ang abo. Ang abo ay ihagis mo malapit sa kanyang tahanan. Ngayon, kung wala pong, kung malayo po kayo sa kanilang tahanan, ay isaboy mo papunta sa silangan kung saan sumisikat si Haring Araw. Doon mo po ito isaboy. Yung mga long distance relationship ay doon po ninyo isaboy. Kailangan ay nakaharap kayo sa silangan. Ang kalahati ng abo ay isaboy niyo po ninyo ito doon sa may bandang silangan. At ang kalahati naman ng abo ay balutin mo ito sa tila. Maliit na tela lang. Maliit na tela lang. Tapos, para po hindi siya matapon, ay
anuhin nyo ito, tawag nito, tahiin po ninyo ito kahit, wag po kayong gumamit ng itim na sinulid, kahit anong sinulid, wag lamang po itim. Tahiin ninyo ito at ilagay mo sa ilalim ng iyong unan. Sa ilalim po ng unan, doon mo ito itago sa loob ng 7 araw. Itago ang abo na ito sa loob ng 7 araw sa ilalim ng iyong unan. Pagkalipas po ng 7 araw ay kuhanin mo ito doon at itago mo sa lugar na walang ibang nakakakita. Maaring sa iyong damitan, basta po walang makakakita nito. Tiyakin na sa paggawa nito ay ikaw lamang mag-isa at walang ibang nakakaalam. Ano po bang araw ang maaari nating paggawa nito? Ang paggawa po nito ay Martes po lamang at Biyernes ng alas 6:30 ng umaga. Alas 6:30 po ng umaga nang kayo ay nakaharap sa silangan. Dapat po ay nakaharap kayo sa silangan habang ginagawa ito. Ito po ay mabisa upang makuha ang inyong taong nais, mapabalik ang taong minamahal, o magparamdam ang taong matagal nang hindi nagpaparamdam sa iyo. Ayan po, sundin po, napakadali na lamang po ng ating mga kailangan. Baka naman po yung iba sasabihin pa, ma'am, wala po kami dyan. Gumawa naman po tayo ng paraan kung gusto nating masunod ang ating kahilingan. Ayan po lamang, maraming salamat at magandang gabi po sa ating lahat.